Naging isang malaking bahagi ng buhay ni Dorinda Hawkins, 57 years old, ang pagtatrabaho ng part-time sa isang tindahan ng mga antique at framing na tinatawag na The Main Street Trading Post sa Lake Elsinore, California. Isang araw noong March 10, 1994, isang babaeng blonde na nasa mid-30s, na may taas na humigit kumulang 5'2", ang pumasok sa shop para tumingin-tingin. Ganito naman ang ginagawa ng karamihan sa mga customer. Mahirap talagang masabi kung sino ang tunay na naghahanap ng vintage item at sino ang maaaring nagbabalak ng masama. Ngunit bihira naman ang magnanakaw sa ganitong klase ng tindahan. Karaniwang nararamdaman ni Dorinda na siya'y ligtas. Wala siyang kamalay-malay sa mangyayari. Pinanood ni Dorinda ang potensyal na customer na gumagala. Sinusuri ang mga lumang frame at paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Hindi niya alam na sinisigurado ng babaeng ito na walang ibang tao sa paligid, kaya hindi siya naghinala nang tanungin siya ng babae kung siya ay nag-iisa. Sa katunayan, agad niyang inimbitahan ang customer sa likurang bahagi kung saan gumawa ng mga frame ang may-ari ng tindahan. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout-out to Angel Barad Salerno ng Kauai Island of Hawaii, Tegvan Europa ng Davao City, Philippines, Loy Valiente ng Saudi Arabia, Jay ng Kingdom of Saudi Arabia, Jeanette Majima ng Japan, Zenaida Bandong ng Marilao, Bulacan, Maria Rivers, Reagan Kodama. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Nagpakita si Dorinda ng ilang sample at aktong pinapalitan na niya ang mga ito nang maramdaman niyang may kung anong pumipigil sa kanyang lalamunan. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto niyang sinasakal siya. Umikot siya at nakita ang customer na may hawak na isang lubid na kulay dilaw na gawa sa nylon. Nakabuhol ang lubid, hinihigpitan niya ito para putulin ang supply ng hangin ni Dorinda. Ang mga mata ng blonde ay deep, cold-blooded. Nahihirapang huminga si Dorinda. Hinila niya ang lubid at tinanong ang babae kung ano ang kanyang ginagawa. Pero, tila determinado ang blonde na tapusin ang trabaho habang hinihila niya si Dorinda pababa sa kanyang mga tuhod at pinalakas ang pressure sa kanyang leeg. Ang attacker ay malakas, ngunit si Dorinda ay lumalaban para sa kanyang buhay. Ang kaalamang ito ay nagbigay sa kanya ng isang shot ng adrenaline na nakatulong sa kanya na pigilan na mailagay sa isang mas mahinang posisyon. Nanalangin siya na may pumunta sa tindahan upang matapos ang kakilakilabot na karanasang ito. Naghahanap ng anumang bagay na maaaring makatulong, sinipa ni Dorinda ang umaatake sa kanya at sinubukang pagaanin ang pressure ng lubid, ngunit tila alam ng babaeng ito ang kanyang ginagawa. Bukod pa rito, siya ay malakas sa kabila ng kanyang laki. Kahit hindi inaasahan ng attacker ang paglaban ni Dorinda, hindi kailanman binitawan ang lubid ng umaatake. Hinigpitan palalo ang pagkakahawak sa lubid. Naramdaman ni Dorinda na hindi siya makahinga at hindi makapagsalita. Hindi madaling sumuko si Dorinda. Kinaladkad niya silang dalawa sa sahig upang subukang abutin ang isang sandata, isang bagay na itatama sa babaeng umaatake, ngunit ginagawa ng lubid ang trabaho nito. Saglit siyang nawalan ng malay. Nabigyan ang babae ng panahon para mabawi ang kanyang posisyon. Ngunit nagkamalay muli si Dorinda at nagpatuloy sa pagpupumiglas. Nang sinubukan niyang tawagan ang mga taong kilala niya sa isang katabing tindahan, hinimok siya ng umaatake sa kanya na manahimik. Ang boses ng babae ay mahinahon at nakakapawi ng pagod, na parabang ninanais patatagin ang isang taong natatakot. Ipinaalala nito kay Dorinda ang paraan ng isang doktor o kung paanong makipag-usap ang nurse sa isang pasyente. Nagulat siya, narinig niyang sinabi ng attacker na wala siya roon para pag nakawan ang tindahan, ngunit hindi niya idinetalye ang kanyang partikular na layunin. Maliwanag, nandoon siya para pumatay. Sa tuwing magagawa niya, nakikiusap si Dorinda na palayain na nagsasabing siya ay may mga anak at ayaw niyang mamatay. Ngunit pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawalan ng hininga. Naramdaman niyang wala na siyang oras at ayon sa report na ibinigay niya, narinig niya ang babae na inuutusan siyang magpahinga.
Tapos ay naramdaman ni Dorinda ang kanyang sarili na unti-unting bumibigay. Kaya huminga siya ng isang huling malalim bago siya nawalan ng malay. Si Dorinda ay nanatiling ganito, nakahiga sa sahig na walang malay sa loob ng halos 40 minuto. Ayon sa isang pahayagan, hanggang sa isang nagri-ring na telepono ang nagpagising sa kanya. Pagbangon, humingi siya ng tulong at dinala sa isang ospital kung saan siya ginamot sa ulo at leeg, ngunit siya ay buhay. Himala, siya ay nakaligtas sa isang pag-atake na alam niyang nilayon na maging nakamamatay. Nang maglaon, ay napag-alaman na ilang petty cash na humigit kumulang $25. Ang nawawala sa cash register, gayon din ang pera mula sa pitaka ni Dorinda. Ang 6 na talampakang lubid na ginamit na pansakal ay kinuha din sa pinangyarihan. Pagkatapos magamot, si Dorinda nagbigay ng paglalarawan sa pulis tungkol sa kanyang attacker at nakagawa sila ng composite sketch. Sa palagay ko, hindi siya mas malakas kaysa sa akin, sabi ni Dorinda para sa lokal na pahayagan, ngunit nagawa na niya ito dati. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Pumunta siya dito para pumatay ng tao. Wala akong pagdududa sa isip ko na iniwan niya ako ng patay. Ang lead na nakuha mula sa trauma ni Dorinda Hawkins ay maaaring makatulong sa paglutas ng isang mas malaking kaso kaysa sa simpleng pagnanakaw at pag-atake. Halos mabulunan si Dorinda ng isang babaeng serial killer. Ayon sa pulisya, bihira para sa isang babae na umatake sa mga estranghero. Sa oras ng pag-atake kay Dorinda, 2 pang babae ang patay na. Ang takot ng mga babaeng namumuhay ng mag-isa na maaaring pasukin ng isang tao ang kanilang bahay at saktan sila ay nagiging sanhi ng kanilang kahinaan. Ang mga mandaragit na alam ito ay particular na pinupuntirya sila. Si Norma Davis, isang aktibong 87 years old, ay napatay 3 linggo bago sinalakay si Dorinda Hawkins kahit na nakatira siya sa isang tahimik at may gate na komunidad. 9:00 ng umaga nang mapansin ng kapitbahay na si Alice Williams na hindi pa kumikilos si Norma Davis. Si Alice, na matalik na kaibigan ni Norma, ay nagdesisyong tingnan siya dahil ilang araw na siyang hindi nakikita. Kumakatok siya sa pinto ngunit walang sumasagot at tanging katahimikan ang narinig niya na labis niyang ikinabahala. Si Norma, bagamat nasa mabuting pisikal na kondisyon, ay maaaring madaling mahulog o magka-atake sa puso. Nang kumatok muli si Alice, bumukas ang pinto ng mag-isa na hindi karaniwan kay Norma. Pumasok si Alice, tinawag ang pangalan ni Norma, ngunit walang tugon. Dahil hindi sinabi ni Norma na aalis siya, labis na nabahala si Alice at nagsimulang umakyat sa 2 palapag. Sa itaas na silid, nakita ni Alice si Norma na tila natutulog sa isang upuan, ngunit nang lumapit siya, natuklasan niyang patay na ito. Si Norma ay pinatay gamit ang 2 kutsilyo, isa sa leeg at isa sa dibdib, na nagdulot ng maraming dugo. Sa kabila ng takot, tumawag si Alice sa 911. Sinubukan niyang huwag isipin ang paghihirap ni Norma o ang katotohanan ng may killer sa bahay. Bukod sa lahat, nawalan siya ng matalik na kaibigan. Dumating ang pulis at emergency personnel. Inalis ang mga kutsilyo mula sa katawan ni Norma para tingnan ang mga fingerprints at napansin na halos napugutan siya ng ulo. Sa bahay, nakita ng mga detective ang putol na kordon ng telepono at isang maliit na print ng sapatos na Nike na maaaring pag-aari ng isang babae. Sa ilalim ng katawan ni Norma ay isang dugo ang telepono. Walang ebidensya ng break-in, kaya pinaghihinalaan ng mga investigador na ang pumatay ay isang taong kilala ni Norma at may access sa kanilang ligtas na komunidad. Ayon sa autopsy, 11 beses na sinaksak si Norma at sinakal ng malakas. At malamang na napatay siya 2 araw bago natagpuan. Walang mga bagay na may halaga ang kinuha mula sa bahay at naiwan pa ang isang mahalagang sing-sing sa kanyang daliri. Ang mga tao sa lugar, lalo na ang mga matatanda, ay nag-aalala tungkol sa isang mamamatay tao na gumagala. Hindi malinaw kung ang pagkamatay ni Norma ay isang random na pag-atake o isang personal na galit, ngunit ang ideya ng isang magnanakaw na pumapatay ng mga estranghero gamit ang mga kutsilyo ay nagdala ng takot para sa lahat.
Humingi ang pulisya ng tulong sa publiko para sa impormasyon tungkol sa sinumang nakita sa lugar o nagbanta kay Norma. Matapos tanungin ang mga kamag-anak ni Norma, nag-alala sila ng may isa pang biktima na napatay. Sinuri ng pulisya ang mga hardinero, tagapangalaga ng bahay, at mga tauhan ng serbisyo sa proyekto ng kondominium, at napansin ang mga ulat tungkol sa mga nakawan. Si Norma, na nanirahan doon ng 5 taon, ay karaniwang itinatago ang sarili at walang pinahintulutang estranghero sa kanyang tahanan noong araw na yon. Sinabi ng mga residente na ang krimen ay nagpaalala sa kanila ng mga pagpatay kay Manson noong 1969 dahil sa tila random at madugong pag-atake. Huling nakita si Norma sa isang hardware store malapit sa gated community na may mga susi. Mukhang may nakakita sa kanya at sinundan siya nang hindi niya alam. Naniwala ang mga investigador na si Norma ay biktima ng isang serial killer. Matapos maganap ang 2 pagpatay sa parehong lugar pagkaraan ng 2 linggo. Isang psychic ang humula ng pagpatay at sinabi sa mga detective na isasara nila ang kaso, ngunit walang konkretong lead na naibigay. Nag-alala ang mga kaibigan ni June Roberts nang hindi siya sumagot ng kanyang telepono sa kanyang ika-66 birthday. Noong February 28, 3 ang pumunta sa kanyang mobile home sa Sun City at natagpuan siyang patay sa sahig sa ilalim ng isang nakabaligtad na upuan. Tumawag sila ng pulis na inakala noong una na siya ay napatay sa pamamagitan ng suntok sa ulo dahil sa mga bugbog sa kanyang katawan. Dinala siya para sa autopsy habang sinusuri ng pulisya ang lugar. Natagpuan si June Roberts na patay sa kanyang tahanan na may malaking brilyante na singsing pa rin sa kanyang daliri at 2 kable ng telepono na natanggal. Isang mabigat na glass wine decanter ang ginamit upang hampasin siya. Walang ebidensya ng break-in, kaya kumbinsido ang mga detective na kilala ni June ang kanyang umaatake, ngunit hindi pa rin malinaw ang motibo. Ang konseho ng lungsod ng Canyon Lake ay nagsagawa ng emergency na pagpupulong upang himukin ang pulisya na magbigay ng impormasyon sa mga residente. Dahil sa 2 pagpatay sa loob ng 1 linggo, maraming matatandang residente ang lumipat kasama ang mga kamag-anak o kumuha ng mga baril at mas magandang kandado para sa proteksyon. Nadagdagan din ang police patrol sa lugar at ito ang naging paksa ng usapan ng lahat. Napagtanto ng pulisya na parehong namumuhay ng mag-isa sina Norma Davis at June Roberts, walang senyales ng pakikipaglaban at mukhang ninakawan ngunit hindi hinalay. Si Davis ay paulit-ulit na sinaksak, tila udyok ng galit habang walang kutsilyo ang ginamit kay Roberts. Hindi matiyak ng mga investigador kung may nakapasok sa kanilang mga bahay o pinayagang pumasok, ngunit mas malamang na ito ang huli. Sa panahon ng autopsy ni Roberts, napag-alaman na sakal ang sanhi ng kanyang kamatayan at pinaniniwala ang namatay siya nang mas maaga sa araw na siya ay matagpuan. Nagdusa siya ng parehong mga pinsala sa ulo at leeg. Isang kable ng telepono na tinanggal sa dingding ang natagpuan sa kanyang tahanan ay pinaniniwalaang ang sandata ng pagpatay. Walang pinaghihinalaan ang mga investigador dito o sa naunang pagpaslang. Ngunit noong March 10, isinasaalang-alang nila ang posibilidad na ang mga pagpatay ay nauugnay sa pag-atake kay Dorinda Hawkins. Babaeng Caucasian na nakasuot ng puting blouse na may bulaklak na print. Ngunit sa wakas, ay nakrack ang kaso noong sumunod na linggo pagkatapos ng isa pang pagpatay. Sa pagkakataong ito, ang killer ay nakagawa ng ilang mahahalagang pagkakamali na nagbigay daan sa pulisya na masubaybayan siya. Ang March 16 ang anibersaryo ng pagkamatay ng ama ni Julia Whitcomb, si Ernest Beebe, mula sa cancer. Buhay pa ang kanyang ina, si Dora Beebe, at nagdurusa siya bawat taon kapag dumating ang petsang ito. Tinawagan siya ni Julia para pasayahin, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Pagkatapos ay pumunta siya sa kondominium kung saan niya inilipat ang kanyang ina noong nakaraang taon, kaya mas ligtas siya at hindi gaanong kailangan pang alalahanin. Samantala, nag-alala ang kaibigan ni Dora nang hindi siya sumipot sa kanilang appointment, kaya pumunta siya sa bahay ni Dora noong hapon ng March 16. Alam niya ang mga pagpatay sa lugar, kaya gusto niyang makasigurado na ayos lang si Dora.
Pagdating niya, natagpuan niyang naka-unlock ang pinto na hindi karaniwan kay Dora. Sa loob, nakita niya ang duguan at bugbog na katawan ni Dora sa sahig ng banyo. Natagpuan si Dora Bibi na nakahiga sa fetal position na bahira ng dugo ang carpet sa ilalim niya. Ang kanyang anit ay malubhang nasugatan, marahil dahil sa isang bakal na may mantsa ng dugo na natagpuan sa lababo. Ayon sa mga imbestigador, si Dora ay natamaan habang nasa iba't ibang posisyon at tila kinaladkad sa banyo kung saan siya binugbog ng 5 beses. Kakatwa, may natagpuang telepono sa ilalim ng kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya matagpuan, ang suspek sa 2 naunang pagpaslang ay iniimbestigahan na. Habang nakaupo ang mga pulis kasama siya, pinapagsalita siya, wala silang ideya kung gaano siya naging malupit sa nakaraang buwan. Si Dana Sue Gray, na may blonde na buhok at taas na 5'2", ay umaangkop sa paglalarawan ng babaeng umatake kay Dorinda Hawkins. Nahuli siya matapos ipaalam ng isang bank clerk sa mga kamag-anak ni June Roberts na ginamit ang kanyang mga credit card pagkamatay niya. Ang dating manugang ni Norma Davis ay nagbigay ng impormasyon tungkol kay Gray sa mga pulis. Si Gray ay kilala ni na Norma Davis at June Roberts at kasalukuyang nakatira kasama ang isang lalaki at ang kanyang 5 taong gulang na anak. Natuklasan ng pulisya na ginamit ni Gray ang mga credit card ni Roberts at sinubukan niyang makulayan ng pula ang kanyang buhok upang magtago. Noong hapon ng March 16, inaresto ng mga opisyal si Dana Sue Gray sa kanyang mobile home sa Mission Trail, Wildomar, matapos makakuha ng warrant. Dinala siya para sa pagtatanong at sinuri ang mga bagay sa kanyang apartment. Nakuha nila siya sa pamemeke at pagmamay-ari ng ninakaw na ari-arian. Sa kanyang tahanan, nakakita sila ng mga alahas, pagkain, alak, ski mask, isang pitaka na may halos $2,000 na nakaipit sa washing machine, at maraming mga damit na binili niya gamit ang mga credit card ng namatay na babae. Bank book, ginamit ito para mag-withdraw ng humigit kumulang $2,000. At bago ang pagpatay ay mayroon siyang susi sa mobile home ni Roberts. Di nagtagal, nalaman na sa drive-in window ng isang bangko, sinubukan ni Gray na mag-withdraw ng isa pang $2,000 mula sa account ni Bibe 2 oras pagkatapos ng kanyang unang pag-withdraw. Ngunit tumanggi ang mga opisyal ng bangko na payagan ito. Bago magsimulang mag-interrogate ang mga detective kay Gray, nalaman nila ang tungkol sa pagpatay kay Dora Bibe. Iniisip nila kung posible bang nadakip nila ang killer na ito pagkatapos niyang kuhanin ang buhay ng kanyang 3rd biktima. Kaagad na nagbigay si Dana Sue Gray ng impormasyon tungkol sa kanyang depresyon at mga stress sa buhay. Bagaman binalaan siya tungkol sa kanyang mga karapatan, nagpatuloy siya ng walang abogado at kinunan ng video ang buong pag-uusap. Umiiyak siya at inamin na kilala niya si June Roberts. Sa ilalim ng pressure, idinawit niya ang sarili sa pagpatay kay June Roberts sa pamamagitan ng pag-amin sa paggamit ng kanyang mga credit card. Binanggit din niya ang bank book ni Dora Bibe, ang 3rd biktima, na pinatay 1 oras lang ang nakalipas. Bagaman hindi niya inamin ang pagpatay, inamin niyang nasa bahay ni Bibe siya at nakita itong patay. Sinabi ni Gray na ang pamimili ang nagpapakalma sa kanya at nawawala siya sa sarili kapag wala nito. Si Dana Sue Gray ay nabook at nakakulong nang walang piyansa sa Riverside County Jail. Ang pulisya ay nagsagawa ng press conference upang ipahayag ang kanyang pag-aresto at di umano'y pagkakasangkot sa 3 insidente na dinaluhan ng humigit kumulang 150 katao. Ipinakita ng mga investigador ang larawan ni Gray kay Dorinda Hawkins na kinilala siya bilang kanyang attacker. Sinabi ni Dorinda, "Nang makita ko ang kanyang larawan, nanginginig ako sa aking likuran. Alam kong ito ay siya. I'm positive na nakuha nila siya, thank God." Si Norma Davis ay kamag-anak ni Dana Sue Gray sa pamamagitan ng kasal sa ina ni Gray, na manugang ni Davis. Ipinanganak si Gray pagkatapos mabalo ang kanyang ina at muling nagpakasal. Bagaman walang tiyak na katibayan na nag-uugnay kay Gray, sa pagkamatay ni Davis, siya ay inimbestigahan pa rin. Dahil sa mga espesyal na pangyayari, tulad ng pagpatay sa panahon ng pagnanakaw at dobleng pagpatay,
Nag-isip ang mga mamamahayag kung ang opisina ng DA, kasama ang pangkat ni na Richard Bentley at Michelle Levine, ay maghahangad ng parusang kamatayan para kay Dana Sue Gray. Walang alinlangan na pinatay ni Gray nang may pagpaplano at mali siya. Kung hindi siya nahuli, malamang na nagpatuloy siya sa pagpatay at pag-cash-in. Ang isang arraignment na naka-schedule para sa March 21 ay ipinagpaliban. Wala pa rin kaso para sa pagpatay kay Norma Davis, bagamat patuloy ang imbestigasyon sa pag-asang makakuha ng DNA match mula sa mga kutsilyo. Nakahanap sila ng tugma mula sa isa sa mga sapatos na Nike ni Gray sa bakas ng paa na natagpuan sa bahay ni Davis. Sinabi ni Gray na hindi siya nakapunta sa bahay sa loob ng 2 taon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng ebidensya ay karaniwang hindi masyadong tiyak dahil walang malinaw na individual na pagkakakilanlan tungkol sa sapatos o bakas. Ang pampublikong tagapagtanggol ni Gray, si Stuart Sachs, ay humiling ng karagdagang oras upang ihanda ang kaso at ang kahilingang ito ay ipinagkaloob. Si Gray, na nakasuot ng sky blue na jumpsuit sa bilangguan, ay tahimik na sumang-ayon sa pagkaantala. Ngunit kalaunan ay nagreklamo tungkol sa kanyang abogado. Tila natakot siya noong araw na iyon dahil sa dami ng mga reporter na nagtipon upang makita siya sa courtroom. Si Dave Dressecker, isang kakilala ni Gray, ay nakipag-usap sa mga mamamahayag. Kilala niya si Gray bilang isang RN at naaalala ang kanyang dedikasyon, pati na rin ang ilang mga transaksyon sa real estate na ginawa niya. Hindi niya maisip na si Gray ang taong inakusahan ng pag-atake sa isang babae at pagpatay sa 3. Sinabi niya na si Gray ay isang napakagandang babae. Gayunpaman, noong una niyang narinig ang paglalarawan ng mamamatay tao, nagbiro siya sa mga kaibigan na ito ay akma kay Dana. Ang boyfriend ni Gray, isang machinist, ay nagsabing hindi niya maipaliwanag ang kaso at tumangging bisitahin si Gray sa kulungan. Nagalit siya dahil sa pagka-involve sa investigasyon at sa huli ay nakipaghiwalay kay Gray. Si Cedric Ward, ang nahiwalay na kapatid ni Gray sa ama, ay nagbigay ng kanyang teorya tungkol sa motibo ni Gray sa isang impromptu press conference. Ayon kay Ward, lumaki si Gray sa isang mayaman ngunit magulong pamilya sa Newport Beach na puno ng depresyon at away. Sinabi rin ni Ward na pinalaki niya si Gray matapos mamatay ang kanilang ina sa cancer at napansin niya ang mga issue ni Gray sa pera mula pagkabata. Bagaman nagulat siya sa mga ulat ng pag-atake at pagpatay ni Gray sa matatandang babae, sinabi niyang may ugali si Gray na humingi at magnakaw ng pera. Si Gray ay gumamit ng mga credit card ni June Roberts sa araw ng pagpatay. Lumabas siya para mananghalian, nagpakulot ng buhok, at bumili ng damit at alahas na nagkakahalaga ng $695. Inilarawan siya ng mga nakakita sa kanya bilang masayahin at masaya, na sumusuporta sa ideya na siya ay isang cold-hearted killer. Kasama niya ang anak ng kanyang nobyo at sinabi sa ilang tao na inaasahan niyang mag-shopping sa araw na iyon. Sa pagtatapos ng araw, nakagamit siya ng $1,700 sa 2 card. Nang maglaon, inamin niya na kasama niya ang batang lalaki na iniwan niya sa kotse nang patayin niya si June Roberts. Noong April 8, 1994, idineklara ni Gray ang kanyang pagiging inosente sa mga paratang. Sinabi niyang natagpuan niya ang mga credit card at bankbook na ginamit niya. Sa paunang pagdinig noong Hunyo, napagpasyahan ng hukom na may sapat na ebidensya upang ituloy ang paglilitis laban kay Gray. Noong July 23, hiniling ni Deputy DA Richard Bentley ang parusang kamatayan para kay Gray kung siya ay mahatulan sa gas chamber. Ito ang 3rd beses sa county na iyon na hiniling ang pinakahuling parusa para sa isang babae. At 4 na babae lamang ang pinatay sa estado ng California. Ayon kay Bentley, ang pag-uugali ni Gray ay nangangailangan ng ganitong parusa. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, inamin ni Gray ang paggamit ng mga credit card at pagnanakaw ng pera, ngunit itinanggi ang anumang kaugnayan sa mga pagpatay. Walang naniwala sa kanya at iginiit niyang ang tanging krimen niya ay ang pagsamantala sa kanyang natagpuang mga card at bankbook. Mula sa bilangguan, nagsulat si Gray ng mga liham sa mga taong inaasahan niyang makakatulong sa kanya, hinihiling na husgahan siya sa pamamagitan ng kanilang mga puso.
Sinabi niyang minamanipula ng pulisya ang mga katotohanan dahil taon ang halalan at iginiit na nagsisinungaling sila tungkol sa ilang bagay. Sinabi rin niya na natatakot siya at nag-iisa at marami siyang kaibigan na pumanig sa kanya. Nalaman ng isang investigador na nakita si Gray sa kondo ni Norma Davis noong araw ng pagpatay. Nakilala siya ng mga manggagawa sa bakuran mula sa isang larawan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Bentley na sapat na itong ebidensya para kasuhan siya ng pagpatay kay Davis. Habang hinihintay ang paglilitis, nakipagtulungan si Sachs sa mga mental health expert upang patunayan na si Gray ay nasa estado ng humihinang mental capacity noong 1994. Si Gray, dating matagumpay na registered nurse, ay nawala ng trabaho, nabangkarote, nagdiborsiyo, at nawala ng bahay sa foreclosure. Ang mga sunod-sunod na pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng matinding stress at sa isang punto, mayroon na lamang siyang $100 sa kanyang savings account. Dahil sa mga saloobing magpakamatay, niresetahan siya ng mga antidepressant. Si Dana Sue Gray ay pumasok sa isang insanity plea sa Superior Court of Riverside, California noong Marso 10, 1995. Ayon kay Braidhill, sinabi ni Gray sa isang psychiatrist na inabot siya ng isang taon upang maunawaan kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Noong una ay nilabanan niya ang ideya ng pagkabaliw, ngunit ngayon ay tinanggap na niya ito. Sa panahong siya ay nasa bilangguan, nagkaroon siya ng reputasyon sa pag-atake sa mga tao, kabilang ang mga tauhan ng bilangguan. Sinabi ni Stuart Sachs sa korte na ang mga problema sa isip na dinanas ni Gray noong panahon ng mga pagpatay ay hindi na issue para sa kanya. Ngunit noon ay nakaapekto sila sa kanyang pag-uugali. Noong panahong iyon, nakita ng psychiatrist na si Michael Kania ang kanyang stress at depression at naniwala sa kanyang mga ulat na naramdaman niyang nahiwalay siya sa bawat krimen at hindi niya maalala ang mga detalye. Matapos baguhin ni Gray ang kanyang pakiusap, dalawang psychiatrist ang nagsuri sa kanya. Ang eksperto sa pagtatanggol, si Dr. Lorna Forbes, ay sumang-ayon sa orihinal na diagnosis. Sinabi ni Gray na ipinaalala sa kanya ni Dora Beebe ang kanyang ina na namatay sa cancer, na lubhang nakaapekto sa kanya. Iba't ibang bersyon ng mga kaganapan ang sinabi ni Gray sa bawat eksperto, tila naghahanap ng kung ano ang higit na magpapahanga sa kanila. Sinabi ni Gray na pagkatapos ng bawat pagpatay, nakaramdam siya ng matinding pangangailangang mamili bilang paraan ng pag-aliw sa sarili. Ayon sa ulat ni Forbes, walang kamalayan si Gray sa kahalagahan ng kanyang mga aksyon noong mga panahong iyon. Ayon sa mga eksperto sa pagtatanggol, bago ang mga pagpatay, inabuso ni Gray ang alak at huminto sa pag-inom ng kanyang gamot na sinisisi niya sa kakulangan ng tamang pagsubaybay ng doktor. Sa madaling salita, sinabi ni Gray na ang pagpatay sa matatandang babae ay kasalanan ng kanyang doktor at hindi siya dapat managot. Ayon kay Dr. Martha Rogers, ang eksperto ng prosekusyon, alam ni Gray ang kanyang ginagawa sa panahon ng mga krimen at nagplano, naghanda, at nagsagawa ng mga ito ng buong kamalayan na mali ang mga ito. Bagaman nag-aangking na provoke siya ng mga biktima, sinabi ni Rogers na si Gray ay matino at ang pag-abuso sa alcohol ay nagpalala lamang ng kanyang impulsivity. Inamin ni Gray na kasama niya si Jason sa kotse noong pinatay niya si June Roberts at sinisi si June sa nangyari. Iniugnay ni Rogers ang mga krimen ni Gray sa tatlong motibo: pagnanais para sa pera, kapangyarihan at dominasyon, at galit ng pamilya. Sa madaling sabi, si Gray ay isang mapusok na narcissist na naghahanap ng kapangyarihan at ginhawa. Alam na ilegal ang kanyang mga gawa. Nang pumasok si Gray sa insanity plea, parehong panig ay naghanda para sa isang mahabang paglilitis na maaaring may tatlong yugto: pagkakasala, pagkabaliw, at sentensya. Maraming ebidensya si Bentley laban kay Gray, kabilang ang paggamit ng mga credit card, mga saksi na nakakita sa kanya, mga eksperto sa sulat kamay, at isang nakaligtas na saksi. Mayroon din silang psikolohikal na ebidensya ng katulad na modus operandi at pagpapatuloy ng mga krimen. Dahil sa kalupitan ni Gray, malamang na mag-aalala ang mga miyembro ng hurado tungkol sa kanyang pagbabalik sa kanila, anumang oras sa lalong madaling panahon. Alam ni Bentley
na matatagalan bago sila makarating sa korte, ngunit nang magawa nila, natapos ito ng mabilis. Noong September 9, 1998, binago ni Gray ang kanyang pakiusap at umamin ng guilty sa pagnanakaw, pagpatay sa dalawang babae, at pagtatangkang pumatay ng isa pa. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng habang buhay na sentensya, naiwasan niya ang hatol na kamatayan at hindi siya kakasuhan ng pagpatay sa kanyang step-grandmother, si Norma Davis. Ang kasunduan ay nangangahulugang hindi niya iaapela ang kanyang mga paniniwala. Ang ilang kamag-anak ng mga biktima ay hindi nasiyahan sa kasunduan, naniniwalang ang kalupitan ng mga pagpatay ni Gray ay nararapat na siya ay mamatay din. Gayunpaman, nasiyahan sila na hindi siya makakalabas ng bilangguan. Sinabi ni Bentley na ang desisyon na gawin ng kasunduan ay dahil walang criminal record si Gray bago ang mga pag-atake at ang mabilis na pagsasara ay nakaiwas sa mga pamilya sa paghihirap ng paglilitis. Alam niyang kinwestiyon ng ilang miyembro ng pamilya ang desisyong ito ngunit handa siyang ipaglaban ito. Sa labas ng courtroom, sinabi ni Sachs na ang kaso ay isang roll of the dice at pinili ng kanyang kliyente ang mas ligtas na ruta. Naghanda si Sachs ng patotoo mula sa apat na psychiatrist at psychologist na nagsabing inabuso ni Gray ang alak at huminto sa pag-inom ng gamot bago ang mga krimen. Iginiit din niya na totoo ang kanyang pagsisisi. Ayon kay Tim O'Leary, pinagsisihan ni Gray ang mga pagpatay at tumatanggap ng pagpapayo at gamot. Bagaman may psychiatric testimonya tungkol sa depression, maaaring napagpasyahan ng hurado na pumapatay si Gray upang mapanatili ang kanyang mataas na estilo ng pamumuhay. Ang pag-abuso sa alak at hindi pag-inom ng gamot ay hindi karaniwang itinuturing na dahilan. Ang pag-uugali ni Gray kay Dorinda Hawkins ay nagpapahiwatig ng malinaw na plano at paghahanda na maaaring magkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa psychiatric na opinyon. Ang taga-usig ay may sariling eksperto upang pahinain ang testimonya ng mga eksperto sa pagtatanggol. Noong October 16, 1998, apat at kalahating taon pagkatapos ng mga pagpatay, si Dana Sue Gray ay nasentensyahan. Humarap siya sa korte sa unang pagkakataon at ipinahayag ang kanyang panghihinayang, sinabing ang kanyang buhay at karera ay nakatuon sa pagpapagaling. Tinanggap niya ang kanyang pananagutan ngunit inulit na ang kanyang mga kilos ay maaaring may ugnay sa kabiguan ng doktor na subaybayan ang kanyang gamutan. Hindi natinag si Judge Mager sa pagtatangka ni Gray na sisihin ang iba, na halos hindi pagtanggap ng responsibilidad. Sinabi niya na ang krimen ay kakilakilabot, walang kabuluhan at kasuklam-suklam. Maraming nagtaka kung bakit hindi agad iniulat ni Gray ang kanyang mga problema sa gamot. Pagkatapos ng sentencing, sinabi ni Bentley na naramdaman niya ang kakulangan ng sinseridad kay Gray. Sinabi ni Dorinda Hawkins sa mga mamamahayag na naniniwala siyang nakaligtas siya sa pag-atake dahil hinayaan siya ng Diyos na mabuhay upang makilala si Gray. Si Gray ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, na walang parol at nakakulong sa California Women's Prison sa Chowchilla. Siya ay itinuturing na isang serial killer dahil sa kanyang sunod-sunod na pagpatay sa mga matatandang babae. Ang kanyang mga krimen ay nagpakita ng pattern ng karahasan at premeditation na karaniwang katangian ng mga serial killer.